pupuntahan namin ngayon ay tinatawag na Ophthalsheim Dunes. Tara, samahan niyo ako na explore natin yung sinasabi nila na may related sa Ice Age. Ayan, malayo na sila. Mabalik tayo sa Ice Age. Noong unang panahon kasi, tinangay ng hangin mula sa ilog ang glacial sand. Kaya yun, napunta dito at naipon. Sa paglipas ng panahon, naging taniman ito at naging gubat. Ayan, nasa tulay na tayo. Layo na mag-ama ko ah. Ipakita ko sa inyo kung anong nasa baba nito. Ayan, sandali. Ayan! Ayan na. Diba? Walang traffic. Isa pa. Isa kabila pa. Sige pa. Go. Ayan. Diba? Maliwalas. Ayan, punta na tayo doon sa mag-ama ko. Ngayon po, agricultural area na kami kung saan nagtatanim sila ng barley, rye, or wheat, asparagus, tabako, at carrots. Grabe ang hangin. Ito po yung football area nila. Kasi dito sa gubat, ikatabi yung sports facilities nila katulad ng football, basketball, tennis, meron sila doon sa kabilang side pero nasa main road po sila. Parang nag-harvest na sila. Pero parang sa kabila ay carrots. Ay, carrots nga! O yan, carrots na nga. Malapit na tayo sa entrance, pero hindi pa yan ang entrance kasi sarado yan ngayon. Nasaan na sila? Ayan, iniintay na ako ng anak ko. Narito na ngayon ako sa gubat at nakaka 1/4 na ako sa 6 kilometer. Diba? Kaya mo yan. Ang nature reserve nila ay 48 hectares ang yung land area nila. Nasaan na sila? Mag-isa na lang ako dito. Na mag-emote. Pag-usapan na lang natin iba. Magkwentuhan na lang tayo kahit na mag-isa ako dito. Kausapin ko kayo. Yung mga activities dito ay maglakad. Yung maglakad ka na may kadate ka, di ba? Or yung magkahawak kamay habang naglalakad kayo dito at nagkwentuhan. Or walking with your dog at mag-jogging para lumakas. Pwede rin ditong magbisikleta. Marami akong nakikita ditong mga naglalakad, nagkikwentuhan sila, ganun.
yung mga nakatira dito. Kahulang aso yun ah. Baka nakakita ng squirrel. Yan na ang parkour. Meron ditong 15 station ang parkour na pwede mong gayahin kung paano mag-practice ng parkour yan. Meron siya. Mahirap yun ah. Itong kahabaan na to, daanan ito ng mga bike. Yan, mahabang yan pagbalik. Diba, mahaba siya, yan. Sawa ko ando na. Hindi pala ako nag-iisa. Nakita ko na sila. Kalimitan, puno dito ay oak tree. Kung minsan, makita nyo din yung kastanyas tree. No, last year yata yung kami nanguha kami ng ano, nagpulot kami ng kastanyas bago inilaga namin sa bahay. Ay naku, malapit na tayo sa bahay ng mga chicken. Nakikita nyo yung chicken, yan, tingnan nyo yung chicken ngayon. Iba siya, bago malaki, nakakatuwa. Pero ano siya dyan o yung isang parang isang compound siya dyan na iba't ibang klase ng chicken na makikita mo. Natuwa lang ako dito sa mga chicken na to kasi ang laki-laki niya, diba? Mami, come down. Puntahan naman natin yung hill dun sa taas na makikita yung Heidelberg. Yun siya. Kaya punta tayo dun. Ayan. Narito na tayo sa taas ng hills. Yan yung bundok na makikita nyo dyan. Yung lahat na yan. Yan ay Heidelberg. Yan, yung katabi na yan is yung kabila niyan is siguro yung Wilhelmsfeld. Itong puno na to, ipapakita ko sa inyo yan. Yan ay oak, pero tinitirahan niya ng mistletoe. Ang halaman, yung halaman ng mistletoe ay nabubuhay sa puno para siyang parasite ng puno. Tingnan nyo guys ang ano dito, ang lupa dito. Parang lupa ng tabing dagat, di ba? Pero nasa gubat. Oh. Di ba? Amazing. Imagine itong gubat na to, napakatanda na pala. Ito ay late 10,000 years ice age. Di ba? Mas matanda pa sa lola ng lola ng lola ng yung mga hayop dito ay may woodpecker. Kaya lang, hindi ko siya nakita. Nagtago siguro o lumipad kung saan. At yung mga ano dito, yung mga insekto dito, yung pangkaraniwalaang ng mga insekto katulad ng
grasshopper, bees, yung iba pa na ano, na pangkaraniwan na nasa bundok. Ano kaya sinisilip ng anak ko doon? Siguro may squirrel na nagkibo-kibo doon. Diretso na. Sa kabilang side nito ay makikita ang golf course. At sa kabila din doon ay may kulungan ng mga baboy, kambing, or usa. Pero malawak yung ano, yung pinapag kulungan ng mga hayop. At meron din akong nakita dito sa kabilang side din is yung yung taniman. Pinakita akong marami pong salamat sa panonood. See you next time. Uwi na kami. Bye!